Di ba may ganun yun? Oh, start na natin to. Start na, start na. At mahaba-haba na naman ito. Paliwanagan, no? Ito ang Honestly ng Harem Skarem. Okay? Plucking ng acoustic version nila. Yung mas magandang version. Bago tayo mag-umpisa, katipa, tatandaan, ang aking ituturo ngayon ay nasa E flat standard. Kung kayo ay naka E standard at hindi nyo kaya ibaba yan sa ngayon, siguro ay manood kayo ng itinuturo ko. Tingnan nyo yung mga plucking guide, kuhain ninyo, screenshot ninyo. Pagsunod-sunod rin nyo, saka nyo subukang gawin sa E standard na gitara, right? So, dating gawi tayo, instruction muna tayo sa umpisa. O, ituturo ko kung paano itong aking plucking guide. O, yan. Ito yung chord natitipain, chord guide. Ang unang number ay 6th string, sunod ay 5th. O, alam mo na yan, 4th, 3rd, 2nd, 1st string. Okay? At ang nakalagay sa 6th string ay 0 daw, o open. O, open. 5th string, 2nd fret daw, 2, 2nd fret yun. O, yung susunod na string, 4th fret. Susunod, number 1, 1st fret. Tapos, open na naman. Dalawang string sa baba, open. Ganon, ha? Ito, para mas malinaw, ito yung drawing. Ito yung itsura ng fretboard. O, mga daliri mo, yun yung dilaw. Tapos sa tuktok, ay ito naman ang string numbers na ipa-plucking mo. Okay? So, pagka in-interpret ko itong buo, so 0, 2, tapos 4, oh, malupit to, stretching ito, gagamitin mo ang hinliliit dito, tapos 1, okay, 0, 2, 4, 1. Oh, paano ang plucking na nakalagay? 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 3, oh, 6 string, 5, 4, balik sa 5, balik sa 4, tapos 3, 2, 3 daw. Gets? Oh, isang buo. 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 3. Yun. Dire-diretso na tayo, katipa. Tuloy-tuloy nitong intro, alright? Ganun lang ang pagbasa nito. Oh, ito. Paano ito? Open, 6 string lang. Ito. Ibig sabihin nito, ito. 4th fret daw yung 6 string dito. Pero, in-indicate ko rito, may panggagalingan siya. At yun ay itong 2nd fret. Diba? 2nd fret ito. Bago ka dumating dito, patunugin mo muna na. Yan. Okay? So, mula doon sa open. Pagdating dito. Tung. Ganon. At susunod, 2nd fret ang 5th string. Susunod, pupunta ka ng 6th fret. 5th string pa rin yan. Ganito gagawin. Okay? Sliding. So, hindi mo na kailangan i-pick. Again, 2nd fret. Pagdating sa 6th fret, okay, toing, and then, yung C sharp minor 7 na tipa, string to pick, to pluck, 5, 4, 3, 2, may space. Ibig sabihin, magpapahinga ka muna, pagka 5 mo, 4, 3, 2, ganun. And then, ayan, biglang nag-iba yung tipa mo. So, gayahin nyo lang ito, ito ang magiging tipa niyan, ganyan. So, ibig sabihin, nanggaling dito sa tipang ito, ganyan. Pag tipa mo nung second string, di ba, 4, 3, 2. Biglang re-release mo, ibig sabihin, tutunog yung nag-release na yun. Yun, ganun. Yung lipat mo rito, kailangan tumunog yun. Okay? Tapos, 3, 1 daw yung plucking. 3, 1. Ganun. 3, 1. Okay? So, kung ulitin natin yung dalawang ito, so, ganito yan. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 1. Ganon. I-demo ka nun ang mabagal yung mula umpisa. Katipa. Okay? Yan. Kapag kayo nasanay na dyan, katipa, sa tinuro ko, pwede nyo nang, kumbaga, pwede naman kayong hindi mag-focus dun sa mga string numbers. Sa ngayon, i-focus ninyo kasi kailangan nyo patunugin. Pagka napapatunog nyo na yan, alam nyo, magigets nyo na yan kahit parang strumming na lang ang ginagawa ninyo. Ito, mahalaga. Tumunog talaga yung kanyang picking.
Yan, mahalaga talaga yan. Ito, pagdating dito sa C sharp, di ba? Pwede ka nang mag-strumming-strumming na lang. Pero tumutunog yung itinuro ko sa'yo, di ba? Di ba? Yun ay ibig sabihin, pwede kayong mag-freestyle. Pagkasanay na kayo. Next, after nun, okay? Ito na yung susunod. Toy-ni-ni-ni-ning, yun. Yun. Saan yun? Oh, third string, ito na naman, meron na naman yung pupuntahan. So, third string, fourth fret, ito yun, di ba? Pero may panggagalingan ito, second fret. So, bago ka pumunta rito, mag-slide ka muna mula sa second fret. Yun. And then, ito yung tipa, pinch, sabay natutunog, parehong fourth fret, third string and first string. Okay? Then, susunod, bababa sa second fret. And then, ito, open first string, and then ang third string ay first fret. Tapos, babalik sa second fret. Tapos, A, sus 2, okay? Ang plucking ay 5, 4, 3, tapos 1 and 2. Ganun daw, oh, 1 and 2. Sabay, hindi siya magkakasunod itong pinagsamang ito, okay? So, 5, 4, 3, tapos 1 and 2. Yun, ang ibig sabihin doon, ha? Okay. So, i-demo natin mabagal yung tuwing-ting-ting-tong-ting. Yan. Tapos, A sus 2. Yan. And then, susunod ay ito. Okay? Ito raw yung tipa. Katipa. Ito raw. XXX440. Okay? Pero, manggaling ka muna daw dito, yung third string mo, manggaling daw muna sa second fret. Parang kanina, di ba? So, ibig sabihin, and then, tipain mo na yung naka-indicate dito, 1, 2, 3. Yan, oh. Third string muna, ito yon, nag-slide, tapos 1, 2, 3. So, third string muna, yon, okay? And then, susunod dito, ay itong medyo masalimuot na ito. Okay, gato. 6 string. Tapos. Yon, paano yun? Oh, ito na nga. Oh, ito ang tipa. Ito ang mga mahalagang tumunog. 0XX997. Tapos, 6. Oh, 6 string daw. And then, string 1. And then, 2 and 3. So, 2 and 3, sabay. Okay? So, ganun. Paglipat mo, yan. Ito ang nagre-represent ng B. So, 1, 2 and 3 ang ipa-pluck mo. Yun. And then, ito representing C sharp minor. 1, 2 and 3 din. Okay? And then, B, ganun din. And then ito, twinting tinining. Okay? So, yun na naman. Oh, ito yung tipa, 6400. Yan. Pero, manggagaling ka raw muna dito. Yung iyong fourth string. Okay? Alright? Ganun. And then, yun, 3 and 2. Patutunogin. And then, B. Oh, ito naman patutunogin mo. Itong 6-4. Then, bababa rito. Mabilis to. Katipa. Ayan. Yun, bali ganito mangyayari doon, mabagal. Okay? Pero, kung nahihirapan kayong pabilisin yan, dapat mabilis, eh, pwede namang shortcut nyo na lang, gumana na lang kayo, kung nahihirapan kayo, ha? Kasi mabilisan yan. Ganito kasi yan. That's it, katipa, ang intro. Pwede na nating i-demo buo. Pag natutunan nyo na ito, eh halos i-recycle nyo lang naman yung mga natutunan nyo rito doon sa susunod, sa mga verse. O, mamaya. O, start! Tayo, I stand before you. Sa verse, ang umpisa mo ay E, 6 string, 4-1. E di mula 4, tapos
1, 2, 3, 4. So, I stand before you. Ganon. So, may pahinga. 6 and 4. 1, 2, 3, 4. Ganon, ang pahinga mo. Tapos, gagayahin mo lang yung ginawa natin kanina. Katipa. Hanggang C sharp minor 7. No, pagdating dito, ganon pa rin. 4, 3, 2. Pero, pagdating dito sa susunod, wala yung... Wala yon. Ito. Kumbaga, nabitawan mo lang talaga yung second string. Yan. Pero may susunod kang gagawin. Ito yung 5-4-3. 5-4-3. Ganun. 5-4-3. Tapos, may gagawin ka kagad dyan. Ayan. Twining-tinining. Yan. Oh. Yung 4th string daw. Yun. Nagpunta sa 6th fret. Pero manggaling ka muna sa 4th fret. And then, 3rd string, 4th fret. Okay? Ito. So, naka 6th fret ang ano mo, diba? Ang 4th string. Ayan. Pababain mo ron ng 2nd fret. So, yan. So, uulitin ko. Yan. And then, A. So, plucking tayo. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ganun lang. And then, ito. Open. 5th string. So, itong 5th string mo raw, galing doon sa open, papuputahin mo naman ang 4th fret. Pero, ganun ulit. Meron kang sliding mula sa 2nd fret. Okay? Ganun. Okay. Tapos, ayan o. I-pluck mo raw yung 4th string. Okay? So, paano yan? Mula doon sa open. Mula dito. Tsaka to. So. Ganon. Tapos, ito. Naituro ko na kanina. Yung twining, tinining. And then, E. And then, ito, kasama doon sa E. Twing, ting, ting, tinining. Ganon. Mula sa E, lagyan mo yung ano, i-suspended mo. Nilagyan ko nito kasi para alam mo na naka-E chord ka niyan. Tapos, biglang i-hammer mo yan. Okay? Tapos, babalik ka sa E. So, tatlong beses muna. Ah, ilang beses ba yun? Apat na beses yung ting-ting-ting-ting. Pag-hammer mo, 1, 2, 3, 4. Tapos, release. Magiging E ulit. Yan. And then, 4, 3. Okay? Ganun lang yun. Twing, ting, 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 tong, ting. Okay? And then, ano ulit? Yung verse ulit. Kasama, yung part ng verse ulit. I-demo ko na. Okay? Demo ko na mabagal-bagal. Pa. Oh, regular speed. Ano pa ang kailangan nyo? Pag natapos yung verse, ganito mangyayari sa ending. Ayan, magre-refrain kasi. Ito ay E, pero nasa malayo. And dito, ipit. Ayan, ang tipa. Tapos, 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. And then, lilipat ka sa B. Pero ito yung gagawin mong tipa. 5th string daw, 6. 6, 9, 8, 7. Ako, ginagawa ko, hindi ko muna binubuo lahat. 5, tapos 2. Ayan, 2, 3, 4. Ganyan ginagawa ko. Iniisa-isa ko. Ayan. And then, C sharp minor 7. Ang plucking mo ay 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And next, B sus 2. Okay? 5, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 2.
then Asus 2, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 2. And then, balik ka dun sa kanina. And then, C sharp minor 7 ulit. B. Asus 2. Okay? Then, isa pang Asus 2. And then, chorus na tayo. Nag-online si anak. Napakadali na ng chorus katipa. I-recycle nyo lang naman yung mga itinuro ko. Dito sa chorus na E, yung plucking niya, pwede nyo kumplituhin. Ayan o. Kita nyo yan. 6, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 6, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Basta mahalaga, natatiming ninyo ito. Yun, kailangan matiming nyo yun. Tapos, ganun lang ang gagawin nyo. Kaparehas lang doon sa verse, halos. Kaso, pagdating sa chorus, ang kaparehas pala, sorry, ang kahawig nito ay yung sa intro. Yung ano, yung sa C sharp. Yun, yun ang mahalaga sa chorus. Tapos, yun, di ba? Nagawa niyo na yun? Okay. Ito. Oh, minakanta. Okay, tapos E. So, sa unang chorus, hindi mahaba, isang half lang. And then, verse na naman, verse 2. Ito, isasama nyo na yung itinuro kong sa verse 2 to, okay? Sa gitna ng verse 2, isinama nyo na yung... Yun, sinama yun. Tapos, refrain na naman. Right? Ito, may mababago sa dulo. Ito. Ito. Yun, paano yun? So, yan ang tipa. XXX440. Tapos, ang string ay 3213. 3213. Tapos, 21. And then, yan. Bitaw mo raw itong second string. Ang picking mo ay 2-3. Gets? And then, honestly. Okay? Itong chorus, nagdoble, humaba na. So, meron na nitong... Meron na niyan. So, tapos ito. Parang magre-refrain kasi ad-lib. Okay? Ganun din ang plucking natin. Pero sa huli, pag natapos na itong ad-lib plucking, A, di ba? Ganito ang mangyayari sa A. 5, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then, isa pang 1, 2, 3, 4. At isa pang 1, 2, 3, 4. Yun, yung dulo nung ad-lib. Pasok na yung bridge. 6, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 2. Okay? All na yon. And then D 4, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2. And then Asus ganito 5, 4, 3, 4 1, 2 open 5th string 2nd fret 5th string and then C add 9 okay 5, 3, 2, 3 1, 2 okay 6th string 3rd fret 6th string 2nd fret and then E 6 4, 3, 4, 1, 2, 3, 2, and then D. Ganun din, yung kanina. Asus 2, 5, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 2, and then... Living around every way. Okay? Iyon ang bridge. Tapos, naituro ko na sa inyo lahat. Uulit yung chorus, ganun lang din naman, mga katipa. Katapusan, i-demo na natin yung katapusan. Alam nyo na ito. Ipapakita ko na lang. Honestly, if you see her loving me, yan, meron yan. Thank you.
doon, natapos doon sa E. Actually, parang isang string lang yung itinapos na E. Diba? Pero pwede rin, strum nyo na lang ng buong E. At ito na, ending ng tutorial na ito. Siyempre, paring doon ito. Enjoy katipa. Kayang-kaya niyan. Alright, bye-bye.